Hi guys! Kamusta kayo? Medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload ng mga videos dito sa YouTube. Medyo maraming ganap. End of maternity leave ko na rin ngayong August 2023. At para lang din po sa kaalaman ng mga bagong viewers, so ako po ay nanganak dito sa Canada last year, May. So nag-file din po ako ng leave bago ako manganak. Siguro nasa ika-6 month of pregnancy ko noon, ayun, nag-maternity leave na po ako. At ngayong buwan ng August, yung ika-18th month of maternity leave ko. Meron pong nagtanong sa akin na isang viewer kung matatapos na daw ba ang aking maternity leave. Tapos may question din siya para sa aking mother na naka-under visitor's visa. At knowing na ang under visitor's visa ay hanggang 6 months max lang ang stay sa Canada. So, paano daw nagstay? So, ayun po, si mother ko ay nag-apply ng visitor's visa at nag-grant siya ng 6 months max stay. And then, bago po mag-expired, 30 days before the expiration ng kanyang ika-6 month, ay nag-apply po kami ng visitor's extension. And then, matagal pa actually yung resulta nun. Hindi ko na exactly matandaan ilang months, pero talagang matagal. Either nasa 3 to 5 months din yung tagal. Talagang matagal po. So, naka-implied status siya. So, it's good na nakapag-submit ng application bago mag-expired ang kanyang unang visitor's visa. So, yun lang po talaga yung iingatan doon. So, ayun po, nagpa-extend siya and nag-grant naman din. So, matotal po ay nakamahigit 2 years siya dito. 2 years and 5 months. So, ganun po ang naging tagal ng kanyang pag-stay dito sa Canada. At isang extension lang ng application yung ginawa namin sa span of time na yon. And talagang very thankful ako guys na nag-grant ni Canada ang visitor's visa application ni mother. Dahil sa ayun, talagang mahirap mong kumilos ng may baby. Tapos may rules pa dito sa Canada na hindi basta-basta iniiwan ng mga bata. So ayun po, nakatulong talaga yung pagdating ni mother dito sa amin para matulungan kami sa adjustment sa for having another baby. Ang decision ko po ay hindi na muna po ako magtatrabaho. So ayun, hindi na po ako babalik sa work. Hindi rin ako maghahanap ng work. Dahil sa, ayun, marami kaming dependent kids. Sa panahon na ito, talagang kailangan muna ay nasa bahay ako. And patungkol naman sa vlogging, tuloy pa rin po ako na magwa-vlog at patuloy pa rin po tayo mag-share ng mga helpful videos, ng mga bali-balita dito sa Canada. And guys, pasensya na po kayo yung mga nag-PPM po sa akin. Talagang just to be fair na lang din sa lahat po ng mga nag-PM, ayun po, hindi na po ako makaka-reply. Pero you can be a member of our Facebook group at dun po ay marami din po yung nag-a-advise and ako din po ay sumasagot doon. Para lang din ma-maximize po natin yung time, pwede rin po ninyong i-search ang mga keywords sa search button. Kasi guys, talagang limited lang po ang oras, talagang di kaya ng powers. So, ito guys, ay papunta kami ngayon, ay nakarating na pala kami, sa isang e-bike store. So, si husband, just for health purposes, ay ayun, bibili po siya ng e-bike. So, medyo pala may kamahalan din yung ganitong mga uri ng bike, tsaka matataas talaga. Itong maliliit na ito, kala mo lang maliit siya, pero ako medyo natataasan ako sa kanya. So, ayun, talagang pang-Canadian din ang size. And dito guys sa Canada, napakasarap talaga magbike kasi very inviting yung environment. Meron talagang mga trails para sa bike, kaya talagang ready rin ang environment, ang paligid sa mga bikers. And nakalimutan ko guys si kwento na si mother ko ay umuwi po muna ng Pilipinas. So ngayon po ay nasa Pilipinas siya pero papunta naman ng US dahil sa aking brother na merong bagong baby naman. So, ayun, bibisitahin muna ni Lola. Pero, babalik din siya soon dito sa Canada. At itong si Jassie naman ay sinisale stock niya ako na bilhin yung, ano nga bang tawag doon? Itong, yan, yung naka-connect sa bike para daw dalawang upuan nila ni Jaden na kanyang baby brother. And then, ito guys, pwedeng i-try ang e-bike dahil sa mahal din talaga siya kaya dapat matest mo talaga kung feel mo.
So, ito okay na okay to sa mga long biking kasi mas mas magaan daw yung pedal. Hindi siya katulad sa ordinary. May parang pagka-motor something ganun. And then, pauwi na kami nito, guys. So, ayan. Ito yung may part din sa Edmonton talaga na laid back. So, ito yung mga unang communities, unang mga naitayo. Ayan. Hindi pa talaga katulad ng Calgary na marami ng modern. By the way, guys, meron na akong nagawang video about Calgary versus Edmonton. So, nag-enumerate tayo ng mga pagkakaiba ng dalawang magkatabing city na ito. Ganun pa man, Edmonton is the capital city of the Canadian province, Alberta. And kwento ko na rin, guys, bakit hindi rin talaga ako nakakapag-upload sa YouTube ay dahil sa medyo yung mga gamit ko sa vlogging ay unti-unting mga nagkasunod-sunod ang problema. So, nasimula ng aking cellphone na aking ginagamit for video filming. Ayun po, nabagsak ko siya. At ayun, medyo malaki yung ating kagastosin para sa screen replacement. Na-feature ko nga po ito sa aming Facebook profile. So, nag-upload po ko doon ng reels. So, kung gusto po ninyong makita yung mga short videos, mga maikli, talagang maikling videos dahil nga reels. So, ayun, yung aming buhay, yung mga na-experience namin dito sa Canada, ay ayun, please be a follower po ng aming Facebook profile. And for some reason din, itong aking laptop na ginagamit, ang aking editing app, medyo sinusumpong din po, panay ang glitches, kaya talagang hindi ako makapag-upload ng video. So, ayun po yung dahilan ba talaga din, isa pang reason bakit hindi rin ako nakakapag-upload ng mga videos. And by the way, guys, kami ay papunta ngayon sa isang battle depot. So, dito po sa Canada, usong-uso ang magtabi ng mga pinaggamitang battle. So, usually, ang nire-recycle lang po dito sa Canada sa mga battle depot ay para sa mga drinks. So, yung mga para sa pagkain, mga glass, jars, bottles, hindi po sila kasama. So, drinks lang talaga. I remember nung unang dating namin dito, lahat dinadala namin. Kasi basta may logo ng recycle, ay good to go yan. Sa Green Bottle Depot, sa Bottle Depot. Pero hindi pala, in short, ang dami naming nadalang garbage doon nung inga, nire-reject ng mga nasa Bottle Depot. So, yan. Dito sa Edmonton, so far, ito yung pinakmalinis na napuntaan ko na Bottle Depot dito sa area namin. So, dito malinis at may mga kababayan din tayo dito from time to time na, yan, nagsa-sideline dito. So, ayan, ito ang buhay Canada. Kailangan magtabi ng mga bottles dahil meron din kasing charge to sa grocery. May bottle fee or environmental fee. May mga ganun eh. Mga cents-cents. Kaya kung obserbahan mo talaga yung mga receipt, may sina-charge din sa atin. So, this is just a way na kahit pa paano makuha natin yung na-charge sa atin sa grocery. So, ayan. Na-post ko nga to sa personal profile namin. Sabi na kamag-anak namin, ang dami yung soft drinks. So, ayun nga. Guys, dito talaga sa Canada, ang mura ng mga soda. Talagang ma-addict ka ako. Hindi ako mahilig sa soft drinks nung nasa Pinas ako. Pero ewan ko, nung nasa eroplano kami, papunta na kami dito sa Canada, parang iba yung naging panlasa ko sa sinerf na Coke. Surprisingly, nagustuhan ko ang mag-soft drinks dito sa Canada kasi nga back home sa Philippines ay hindi po ako pala inom ng soft drinks. So ito yung medyo struggle ko din na kinakat ko paunti-unti. So ayun guys, patapos na tayo dito sa Battle Depot. And ayan, meron washing area which is very very good. Lahat ay sensor eclabouche. So ayan, malalaman na natin magkano ang kinita. So ayan, umabot tayo ng 5210. So yun, ganun yung pronunciation. So hindi natin babanggitin yung point.
So ayun guys, talagang malaki-laking halaga din ito. Pwede na itong budget para sa pagkain sa bahay for a single person, kaya to ng 1 week. Kasi ilang kilong karne din yung pwede mong mabili dito sa 50 to 10 na budget na ito. Kaya yung mga homeless din dito, ito yung mga kinokollect nila sa daan, sa kalsada. Kasi makakaipon ka pagka, ayun, marami-rami talaga yung na-collect mo. So ayun guys, that's it for today's video. Kung bagong viewers lang po kayo sa aming channel, please consider subscribing. We feature videos about student process, work permit, visitors visa application, PR immigration latest news, and life here in Canada. And please, pakilike na lang din po ang aming video. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. And pakishare na lang din po ang aming channel sa mga Canada aspirants. At sa mga bagong dating po dito sa Canada na ating mga kababayan, students, workers, welcome po sa Canada. All the best for your journey here in Canada. Thank you guys for watching this video. Take care. Bye for now.